What's up, everyone? You know, may order tayo ngayon to Bicol, no? So I will take a chance din na ma-test natin tong model na yan, AMH750, no? So nag-unboxing na tayo nito. So may order tayo ngayon papunta ang Bicol kay Sir Jacob, no? So sa sound check natin siya. Didemo na rin natin kung ano yung strength nitong product na to, no? So ang isang product nito nakaparehas is yung AMH450. Pero yung AMH450 na yun is good only for full range. But this one, itong AMH750 ay pwedeng switchable siya, no? For full range. At pwede rin siyang gamitin for sub. So kay Sir Jacob daw, gagamitin niya ito sa kanyang Wharfdale replacement ng sub. And I don't know kung in future niya nalagyan niya rin niya, gagamitin niya rin ito for full range. Okay? So ito yung unit. Ayan. Ito yung unit, sir. Naka-sealed kanina. Ayan. So fresh na fresh, no? Hindi pa nagamit. Yung connector niya sa kanyang power is power con na din, no? So ang advantage nito kumpara sa normal natin na outlet na plug, no, is meron siyang lock. So maapakan man siya ng ibang tao or mahatak, hindi agad mamamatay yung unit mo kasi nga meron siyang lock. Okay, so kunin agad natin ulit yung unit, no? Again, this one is heavy because of the toroidal transformer. Tsaka yung heatsink niya, bro, napakalaki. Nasa 7 kilograms ata ito, if I'm not mistaken. Ayan. Ito yung unit, wait lang. Para sa ating class D, na yun ay around, ano lang siya, less than 1 kilogram, less than 2 kilograms nga lang ata siya. Pero kagandaan nitong part na to, no, is wala siyang SMD components, no. Yung kanyang transistors are NJW. Okay? Yung kanyang capacitor is 80 volts, no? 80 volts, 10,000 UF. Okay? Ito yung kanyang inlet, no? So, pag gagamitin natin siya sa full range, make sure na meron kayong already na dividing network. Kasi ito is hindi siya bi-amp. So, kailangan nakareto na yung dividing network nyo for separation ng high frequency tsaka ng low frequency. Okay, so wala siyang fan. Heatsink talaga siya. Laki ng heatsink niya, Brad. Yan. Okay. So, ito yung kanyang power output. Okay. Yan. Dalawang capacitor. Tapos yung kanyang NJW is 6, no? 6 pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung sa kabila, andito. 6 pairs din. Sa ilalim. Okay, so ito yung module niya para sa adjustment. Ito yung kanyang IC. Ito yung power source. Okay. Yan. So, battery natin, no? Okay. Yan. So, dito is one input lang siya, no? One mix out. May color sa clip. May color, may power, may light indicator sa power. So again, switchable. Pag nakalubog, naka full range. So ang settings na gagana ay dito. Okay? So zero ko muna para mamaya hindi siya may sounds. Kapag nakalabas o nakalitaw itong button na to, itong settings naman ang gagana. So sub, zero ko lang din. Tapos yung kanyang frequency adjustment, yung crossover niya, is andito. Okay? Mayroon ding facing for sub application. So sub dito sa left side, full range is on the right side. Okay, so ito yung power niya naman sa baba. Again, meron siyang power connector with lock and merong AC link. Okay, so ito yung power niya. Ang heatsink niya napakakapal, brad. Malaki, malapad, no? So totally yung pag-dissipate ng init ay kayang-kaya niya. Okay? So, itetest natin muna siya sa full range, itong product na to. And then,
sa sub gamitin ko rin ito. Ito may order tayo. This one is going to Davao naman. Sorry, Zamboanga. Kalimutan ko yung ng buyer. Yeah, so this is also going to Zamboanga. So test tayo na mono setup module natin, which is 680 RMS na yung module natin, yung ating column. Tapos yung sub naman natin is yung Viper 12, which is 600 watts din. Okay, so setup lang ako, kabit ko lang yung power sa mixer sa ating computer, and then sound check tayo. Yun, so ina, so naka-connect na tayo sa AMH750. Okay, so currently nakabaon siya as full range. Tatas muna natin yung full range capability ng AMH750, ano. So ginit na ko lang yung bass niya tsaka yung treble. Okay, kasi meron naman tayong EQ sa mixer natin. So sound lang tayo, no. So left channel natin nakalagay para sa ating column. Okay, tapos yung ating full range naman naka-connect sa right side. Okay, so full range natin, ha? Lagyan natin 9 o'clock lang. Okay, so music tayo. Speak softly love by Yao Sitting, ha? Volume tayo sa ating, ito yung EQ settings natin. Ito yung volume. Lagay ako na sub. So yan yung first sound check natin. Next sound check natin, no? Ano naman tayo? Blackpink, Kill This Love. Okay? Hindi tayo yung volume sa bass. Gamit kayo ng headset, hindi nyo marinig yung bass pag gano'n lang. Phone lang gamit nyo. Yung Viper, no? Ito sila, pero
Ganda ng pagka soft bass. So yun yung second soundcheck natin, no? So third soundcheck natin, ano tayo? Sexy Back, old school tayo ante. Okay. Ramdam ko yung bass eh. iba kasi yung mobile recording, no? Kala mo lang mahina kasi nag-auto-adjust yung ating volume. So mas requested sana kung meron kayong tawag dyan, headset o na maganda, makarinig nyo talaga yung bass. Okay, so iba, pero iba pa rin yung recording sa actual, no? Lahat naman nakaka-agree dyan. So next sound check naman tayo. Selfie by Chainsmoker. Okay. Grabe, bass press. Turn disco. When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, what do you think? Did you think that girl was pretty? Off natin yung sub natin. And full range lang yan. Adjust natin yung bass. Bass tayo. Full range lang ha. Tanggalin ko yung bass. Balancing lang talaga yan. Okay, so balit natin ay dolbok lang na. Lagay natin ang bass. So yun yung soundcheck natin ng AMH750. Okay. Kung full range lang ba, siguro kaya yung dalawang ganito or yung 15 natin, so kaya siguro dalawa. Pa-parallel mode muna. So try naman natin ay gawing sub mode itong ating AMH750. So i-zero ko lang siya. Nakalabas, no? So ito na yung settings natin na gagana. So pagbalik ta rin ko lang yung yung ating speak on, ilipat ko lang sa baba, sa sub. Okay. So, ang soundcheck naman natin dito is Drone by Zabu, no? So, lagay ko siya 90. Okay. Tapos,
I-play ko lang yung Zabog eh. Anong frequency natin? Lagyan natin, let's say, gitna. 8 Hz na. Try natin. Play tayo. Ray settings. 10 o'clock, no? Vibrations. Kamit kay headset. Pag walang headset din yung marinig yung bass. Settings naman natin na kapag naka sub mode tayo. Okay? So off ko lang. So yun lang yung sound check natin dito. Hindi na ako nakapag-upload lately na kasi busy na rin. Marami din na tayong tinetest tsaka mga products na dinideliver sa NCR, no? Tsaka sa Shopee meron din tayo. Meron pa ako ditong tinetest, no? Na nakapila aside dito. Siningit ko lang to kasi chance na natin mga sound check itong AI Med 750. Ito yung first order natin going to Bicol, no? Doing to kay Jacob. Ito naman going to Zamboanga. So tinest lang natin, pinagsabay na natin. So yung products natin, no? Nagde-demo tayo ngayon, mixed product na. So ito yung parang real world setup, no? Kapag naka yung sub mo is naka-active sub ka na, no? Kapag gano'n ka ng module at same time meron ka na ring active full range na meron ka ring ganito. So wala ka nang dadalhing amplifier papunta doon sa settings ano mo sa may setup mo. So mixer lang, ganito lang. Yun, pwede na yun. Palag-palag na yung setup natin. So yung AI Med 750 natin as per manufacturer, no. Ang rating niya is 750 watts, no. So factory din nagbigay niyan, din naman ako. Pero tingin ko hindi siya abot ng 750. Nasa 500 to 650 lang ata ito. Pero for full range, napakalakas niya, Brad, no? Di ko lang na-check yung full capabilities nito kasi nga short demo lang tayo ngayon. At meron ako ito, 12 inch lang yung speaker box ko eh. Meron akong speaker na 15 tsaka 18 pero di ko lang ma-full check kasi nga wala naman akong box ng 15 tsaka 18. So 12 lang talaga meron ako dito. So hindi ko siya ma-test to its full potential. Ayan. So pasensya na doon. Pero sa full range, malakas siya, Brad. Siguro kahit dalawang full range mo dito, isa lang yung yung module mo, no? Okay na okay na siya. At again, no, wala siyang SMD components, repairability maganda siya. Longevity niya, no? Mas sigurado akong tatagal ito. What else ba? And if you're interested, no, sa products natin, mga demo natin, subscribe kayo sa YouTube ko, ano? Marami pa tayong products na i-unveil. Andun na yung mga modules pa natin parating. Yung AMO series natin na full range saka sub din. Meron pa tayong yung monitor type, no? Yung dalawang pirasong plate na tulad ng sa Juson. Meron din tayong Class D amplifiers, yung D Ultima series, no? Yung D15, DX15, D18, which is available na rin sa bahay, hindi ko pa natetest. Yung AMC series natin na 700DS, hindi pa natin nasa soundcheck yon. Yung ating AMR 1500DT, meron pa tayong 2 pieces dyan na stocks available, no? Hindi pa rin natin nasa soundcheck yon. Problema is time, no? Wala talaga tayong time. Yung Rox 2 natin, hindi pa rin natin nasa soundcheck yon. Yung Viper V15, Viper 18 natin, hindi natin nasa soundcheck pa. So yun ang problem, Brad, wala tayong time. But the products are there, no? Itong NCD 38 naman natin, no? Yung ginamit dito sa taas, makita nyo naman ang lakas ng kalansing. 1.5 inch voice coil lang to, pero ang lakas niya. So, ito, nag-order pa ako sa factory for
voice coil niya, no? Ayoko mo magbenta muna niyan. Meron akong stocks niyan pero ayoko magbenta online hanggat wala akong extra voice coil na binabenta. Yung NCD 44 natin, 44 inch, sold out na yon. Pero nag-order na ako sa planta just this morning. Pati yung mga additional natin na modules na upgraded. So may in-order din akong full range doon. Na kung maalala nyo yung 500 dB natin, no? Na 500 watts na full range. Meron na tayo ngayong parating na 750 watts na full range na Class D. Meron pa tayong mas malakas doon, which is 1,400 watts full range na Bluetooth, which is yung kumparas na paras ng 500 dB, yun nga lang mas malakas yung power niya, 1,400 watts. Maganda yun, Brad, sa mga nag-line array, no? One module at tatlong speaker o dalawang speaker, depende sa setup nyo. Kahit naka-dual 12 kayo doon, yun, pwede yun. Kaya naging busy talaga ako. Hindi ako naka-upload ng videos kasi nagipag-coordinate na ako sa mga suppliers natin. Yun lang, just an update lang sa Mekman Products. If you're interested, follow lang sa aking Facebook, sa aking YouTube. Subscribe kayo, Brad. Malaking tulong na rin yun. Kahit paano, no? Sa ating community na lumalaki na din. Sa lahat na bumili, no? Yung mga hindi ko na na-video, direct na sa kanila yung sound check. Sinasan ko sa customer, thank you for availing Mekman Products, no? Sa Blackhawk X650, dalawa na lang yung naiwan. yung sa X750 natin, tatlo yung naiwan natin products na, na stocks. Ano pa bang ibang stocks natin doon na naiwan? AMH750, meron pa akong 6 pieces nito. Minus 1, balif 5 pieces na lang. Itong, ito, last 2 pieces na lang to. So meron pa akong dalawang naiwan. Ano pa bang ibang stocks? Rax 4 ko, mayroon pa akong isa. Yung Rax 2 ko, meron pa akong dalawa. Pero honestly, Brad, yung Rax ko kasi mag-ano na ako, mag-transition din ako sa Black Ultima. May i-release din kasi akong Black Ultima na 1,000 watts. So, andun pa ako sa decision making kung phase out ko agad ang Rax or go ahead pa rin as cheaper version, no? A cheaper version ng 1,000 watts kumpara sa Black Ultima na 1,000 watts. Kasi okay din naman yung performance niya. Para sa akin, yung 1,000 ng 4 channels, napaka-convenient niya. Design-wise na, mas okay din naman siya. May mga naging issues lang tayo sa ibang customers natin na nagka-problema. Pero nasolusyonan naman natin yan. Nagkaroon naman tayo ng after sales support, no? So, hindi ko talaga kayo pababayaan sa mga products ko, Brad. Yan yung... Ito mga to, Brad, no? Sticker lang ako dati. Ganyan. Ngayon, mismong product ko na. Product ko na mismo yung nakadikit. So, yun nga, pag may pangarap ka talaga sa buhay, no? Yung mga dating sticker lang, nagpangarap mong magkaroon ka, someday magkakaroon ka talaga kung pupush mo yung gusto mo. Kung, alam mo yun? Kung alam mo kung saan ka pupunta, ipaglaban mo, no? So, yun lang. hope to see you in the next video. And sa mga nagki-struggle sa buhay, just keep pushing, no? Lahat naman ng pagsubok kaya natin. Okay? Have a nice day and see you in the next video.